Pipe Network presents. The views and opinions of the host and the guests do not reflect the views and opinions of the institutions they belong to. Welcome sa isa na namang kwentuhan at palitan ng mga pananaw tungkol sa life and everything that goes with it. Dito sa Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice. Layunin ng show na ito na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng karaniwang tao, ang gawain ng pagmumuni at pamimilosopiya. Kaya let's go mga peeps, it's Muni-Muni time! Alright, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, anong oras man kayo nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan, mga philo peeps. Eto muli, meron na naman tayong bagong episode. At kung nanonood kayo sa YouTube, nakikita nyo na napaka-espesyal ng ating guest ngayong araw. Si Marge. Itago na lang natin siya sa pangalan, hi, Marge. Hi, Ice! Ang asawa ni Homer. No! Pero siguro naman walang hindi nakakakilala sa inyo dito sa napaka-sikat nating guest ngayong araw. Napapanood siya sa TV5. Nakikinig, kung nakikinig kayo dati sa musika nung early 2000s, alam niyo yung Radioactive Sago Project. Kung mahilig kayo sa literatura, baka nabasa niyo yung mga palangka-winning stories, no? At mga poems po. Poems and essays. Poems and essays ng ating panauhin. At ako'y nagagalak personally. No, I'm sure yung production team ko ay nagagalak din dahil baka fanboy din sila nitong ating panauhin. Isa sa mga cool na tao na nakikita natin, no, sa ating sa ating mediascape ngayon, no? Si Sir Lourd de Veyra. Yun, no? Sir Ice, isang malaking karangalan na maibigan sa podcast. At sa limang nakakilala sa akin, ako po si Lourd de Veyra. Nagbebenta po ako ng chicharon. Yun. Dati. Chicharon ni Mang Juan. Chicharon ni Mang Juan. Oo, naalala ko yun. Pero huwag na natin i-promote. Nakakaya. Tsaka ang laki na ng kinita nun eh. Dahil sa iyo yun. Lahat ito'y ginagawa ko para sa bayan at ganap na demokrasya. Sir Ice. Hello, magandang araw, gabi, hali, o kung anumang estado ang nasa isip, ang isipan ninyo ngayon. Sir Ice, kinagagala kong maindikahan sa programa. Salamat, dahil, salamat. Salamat sa ating idol at kaibigan na si Binibining Gretchen. Oo, idol yon. The woman in action. Yan, yes. Yan. Hindi ko pa napapakinggan yung podcast, yung episode niya. Pero, nabasa ko sa isang philosophy journal dati. Natotoo bang ikakasal daw si Gretchen? Nako. Meron siyang binanggit tapos sabi niya next time na lang namin pag-usapan. Ay! So sabi niya ngayon nakakasal muna siya sa kanyang trabaho at sa kanyang mga advocacies kagaya ng bisikleta. Ay nako, oo. Ang bait-bait niya si Gretchen ho. Binigyan ka ba ng bike? Meron akong ni-request dati, may isang guard kami sa gate 1 na laging mabait. Tapos one time, absent siya. Tinanong ko, asan si, ang pangalan nito, si Warshak. Bakit Warshak? Kasi sundalo daw siya dati. So ang nickname sa kanya ng mga kapwa na Warshak. Wala namang Warshak, mabait. So, one time, iba yung Romelievo, may Romelievo. Asan si Warshak? Sir, di nakarating kasi sira yung bike. Oh, bakit? Taga Fairview pala or Novaliches. Everyday, pumapadyak. Tapos nung nagkita kami ulit, nasira yung bike. O nang yan? Sira daw bike mo. O sir, yung kadena, ano? Ano ba yung bike mo? Holding na maliit lang. So, para pumadyak from Fairview to. Oo nga, ang hirap nun. So, nag-request ako kay Tita Gretch natin. Na, Gretch, kailan ang next batch ng deliveries ng bisikleta mo? Kasi bakit? Baka pwedeng miscore ng isa, bibigay ko lang. Para kay Warshak. Oh, sige, dadali ko mamaya. Mamaya na agad.
wow, ako hindi handa eh. Oo, human in action talaga. Handa doon eh. Nawarsa kami pareho niyo. Nawarsa kayo. Talagang woman in action talaga siya. Oo. Kung merong men for others, siya yung woman talaga in action. May kwento rin ako dyan, mabilisan. Parang kagaya nung sa'yo. Hindi ka rin ng bisikleta? Hindi, hindi. Meron akong estudyante na nahihirapan sa online learning kasi apat sila yatang magkakapatid na nagsishare sa isang laptop. No? So sabi ko, Gretch, baka may kilala kang sponsor, etc. para dito sa estudyante, etc. Sabi niya, hindi, sige, ako na bahala. Send mo na lang sa akin yung specs, yung kung magkano, etc. Tapos, i-debit ko sa account mo yung pambili, etc. Instantly, nakakuha ko after 2 days, nagkita kami ng estudyante, kasama niya pa yung nanay niya. Tuwan-tuwa. Na, kasi nabaha sila nung sa taga-tumana siya eh, dito. So, nabaha talaga sila. Ang daming gamit na sira, hirap na hirap. So, tuwan-tuwa sila na si woman in action to the rescue. Bakit talaga, pwede kaya tayong manawagan, Prof. Guys. Ma'am Gretch, wala na. Yung suot ko sa papos. Gusto mo ba ng bagong Steph Curry? Oo nga eh. Huwag na natin sabihin 8.5 ang shoe size ko kay Gretchen po, nakakahiya. Ingitin kita, sir. Ingitin kita. Binigyan niya ako ng Steph Curry's. So, pwede ka na rin humingi. Baka may pirma pa yan, ha? Wala nga eh. Sabi ko, wala. Walang pirma. Pero binigyan niya ako. Sabi ko, wala, iba na. Kasi alam niya na basketball ako. Tapos, nag-send ako sa kanya ng picture ng bagong Curry. Sabi ko, uy, kailan pala labas to? Baka naman maka-discount. Yun lang ang sabi ko, maka-discount. Kasi gusto ko bumili. Kasi ang mahal. Ang mahal nun eh. 10,000 yun eh. Wow! Ang mahal, di ba? Baka siya, dahil endorser siya, baka Under Armour? Under Armour. Under si Steph Curry. Pero nakamahal ang Under Armour. Ngayon. Oo. Baka yung signature shoe. Baka yung signature shoe. Di ba? Kasi yun ang flagship shoe nila eh. So, ano? Nakahanap ako sa isang online. Tapos, sabi ko, uy, may nahanap ako. Pero wala, hindi discounted eh. Nasabi niya bigla, bilhin mo na. Sabi ko, ano, mahal-mahal eh. Ako wala. Weh, talaga. Sabi niya, ano, gift ko na sa yan, Christmas gift. Yun. Ah, nalalo. So, parang ito. Eight and a half. Kailangan mapanood niya na to. Kahit mumurahing Adidas na SL 800 lang. Uy, alam ko yun. Okay na ako. Samba. Alam na alam ah. Samba, yan. Mukhang sneakerhead ka sir ah. Mahilig ka sa mga classics. Pero mahilig ka doon sa mga classics. Mas classics. Mas yun ang genre ako. Mas yun ang inabutan. Yung medyo ano na, maraming layers ng swelas. Maraming kulay. Hindi na masyadong. Yung mga type. Yung mga ultra boost, di ba na type yun? Hindi ko na nga alam kung ang ilang Jordans na meron ngayon eh. Jordan ilan na ba ngayon? Hindi na, 30 plus na. Pero ironically, sa dami ng Jordans, ang pinakamahal pa rin yung Jordan 1 at yun pa rin ang kinukolekta. Oo, alam mo, nagkaroon ako nun. Yun ang pinasasama ng loob ko. Kung alam ko lang na may time kasi noon na luma sa akin. Luma ko talaga. It's, hanggang mas pribok. Ganda na ribok ah. Oo, yung pump, yung ginaganon para sumisikip mag-isa. Yun. Tapos, pinamigay ko lang kung panito nila lang kasi money Jordan. Olats. So ngayon, no? Binibenta pala sa Tokyo, sa mga Shibuya, Pinagalan lang kita. Pinabili na ako ng Steph Curry ngayon. Oo, collector rin ako niyan, sir. Hindi ako collector. Kasi parang ibang dedication yun, eh. Ako ilan ang stickers mo, Sir Ice, na nawas o na umunat dahil hindi nagagamit ng pandemya?
Actually, hindi ko na check kasi hindi ko nabubuksan yung mga box. Pero, eto, may kwento ko. Isang araw, sabi nung misis ko, gusto kong ayusin yung mga sapatos mo doon sa isang kwarto kasi andun lang sila, patong-patong. But after mga isang oras, parang nagsisisi na siya. Batong napasukan ko. Yung bookshelf mo sa likod, isipin mo, shoeboxes. Talagang, well, yun talaga yung, I guess, yung nakahiligan, no? Kanya-kanya tayong ano. So from... Pero, natapos pa niya yung sorting out? Natapos naman. Hindi niya na, kasi syempre ako may sarili akong logic kung paano ko inaayos yun, di ba? Hindi niya naman nahuli, pero appreciate ko pa rin na mas maayos na siya. Ano yung logic mo? Well, syempre by brand and by kind, okay. Di ba? And by usage, di ba? Mm-hmm. Eh, siya parang by the size of the box. Eh. Kasi logistics lang ang issue niya, di ba? Kasi iba-iba laki ng box. Eh. So, yun. So, minsan kapag kukuha ka... Interesting yan. Oh. Kasi one time, naundoy ako dito eh. So, kami rin. Mm. Oh, of course. Marikina. Simula noon, kahit at ito yung buhay ko, hindi ko na siya naaayos, kahit acquisition syndrome pa rin. Hmm. Tuli-tuli lang. Tapos, one time, yung aming angel kasama bahay, dito dits, ay pinaayos ko siya. Tapos, in-assume ko naman na aayusin niya lang ito kung paano ko siya iniwan dati. Inayos niya according to size. Oh. Oh. And minsan, yung kunyari, ito obviously hindi according to size. Ano? Kasi sa mga nakikinig sa audio, yung kuwang-kuwang mga ganyan. alam mong balahura yung gumagamit. Inayos talaga niya na airtight, wala kang masisigit na kahit gustuin mo man. Mahirap. Inayos, parang, pero sabi ko, putik, ganda tingnan ito. Ganda tingnan, diba? Ganda tingnan. Pero eventually, habang ginagamit mo, parang siyang yung pinlansya mong damit. Oo. Oh. Tapos ginamit mo. Mas komportable ka sa lukot eh. Kasi gumagalaw yung katawan mo eh, diba? Ganun rin sa mga collection, sa libro. Pero dalang ko usi ka. Buti naman, di tayo. Ewan ko, hindi ako ganyan eh. Hindi ka naman siguro ganun. Medyo. Sa itsura ko. Obsessive compulsive po na ka. Mahirap. Sa mga nanonood, sa mga nanonood sa audio, kamukha ko po sa Piolo Pascual. Oo, so hindi niyo pa nakikita si Sir Lord. No? Yung pala, Sir, isang tanong lang. No? Nagtataka, baka may nagtataka, saan galing yung Lord with the U? Aha. Oo, saan galing ang yun? Ang birthday ko ay February 11. Feast of Our Lady of Lourdes. Ah. In-expect nila noon, babae. Siyempre, hindi pa naman masyado usin mga kultos. Oo. Nung lumabas, nakita na yung baby, may bigote. May balbas. Diyan. Ang isang teorya ko lang, iba pa yung mga ano nun eh, mga pain sedatives, mga anesthesia, mga industrial grade talaga. Mukhang malalakas yata. Pang warshak. Pang warshak. Morphine. Lalaking version ng Lourdes. Ang galing mo na lang yung ES. Pero, it was not until si Kidlat Tahimik, nag-reporter na ako nun sa dyaryo. Interview ko si Kidlat Tahimik. Sabi niya, your name is Lourdes? Alam mo ba ibig sabihin ng pangalan ng French? Lure, silent beach, of course. It means heavy. Talaga? Bigat ka pala, sabi. Yun. Tapos, eto na. After a few months, punta ko Paris, may trabaho doon. Naka naman, wow. Parisian. Hindi pa masyadong uso ng siyempre yung mga
why data daw. So pa noon ay internet cafe. Yun. So sa internet cafe, pasok ka. Sulat mo pangalan mo. Resibo. Tas, no sir, your real name. No, that's my real name. Lord. O, kala nila parang, your name is... Heavy. Your name is Lord. Passport. Ayan o, pangalan ko. Okay. Yung pala bigat yun. Pa. Oh, man. Bigat ka. Bangkas. Hindi kasi okay, eh. Kaya so, nakenda lang Air France. Air France. So, check in sa airport. Tapos, kinabitan ng tag yung ID ko. Nakasulat, Lord. Puta, kayo ito. Kahit economy lang ako, may special ako tag. Personalized. Okay. Yun pala. Pero bakit? Yung sa likod ko, Lord rin yung pangalan. Oo. Oh. Yun. Yung pala yun. Parehong it mabigat. It is not as romantic as ice. As the etymology of ice. Para may isang episode, kinwento ko na yung chair. So alam na nila kung bakit ako ice. Oh. Ayan. Sir, napansin ko, dami, again, di ba, mga nanonood, nakita yan, daming libro ni Sir Lord sa likuran niya. Forma lang yan. Wallpaper lang yan. Zoom. Max. Bago nila yan. So, na-interest ako no, sa pagkabata ni Sir Lord. Mahilig ba siyang magbasa? Paano ba yung pagkabata ni Sir Lord? Growing up in Project 2. Sabi niya nga sa akin kanina. Kamusta kabataan natin? In the 70s, mid-70s, no? Tama ba? Ganito. 80s na. Mas may kamalayan. 80s na. May kamalayan ka na. 80s na. Oo. Ang tatay ko ay parak. Pulis. Ang nanay ko ay pianista na teacher dati. Yan. So, ang mga lolo-lola ko ay mga teachers din dati. Oh, okay. So, lumaki ako sa isang household na sabihin natin na may mga aklat talaga na lying around. Pero, of course, comics talaga yung kinalap. Okay. Ayan. Pero hindi masyado doon. Isa lang trip ng superhero. Si Moon Knight. Ayan. Uy. Para siyang, may series niyan. May series niyan. Oo nga. Ngayon ha. Meron. Iyon ko panoorin eh. Okay. May movie daw. Yun ang balitaan ko. Pero hindi ko lang. Okay. So, para siyang malabatman eh. Tapos, mas gusto ko yung itsura niya. Para sa akin, mas nauna siyang naging dark kaysa nung dinarken nila si Batman. Finrank villarized nila si Batman. Oo, yun, mas ano ko, ang strip ko talaga na comics to, ay yung mga horror splatter comics. Yung mga EC. Yung, kung familiar ka sa EC comics, yung mga Vault of Horror, yan, yung mga Tales from the Crypt, yan. Oh, yun, alam ko yun, Tales from the Crypt. Tales from the Crypt na short narratives lang. Short narratives na laging may come-upans. So, these are always morality fables na may splatter horror involved. Halimbawa, mag-asawang may-ari ng isang startup restaurant, malaki investment nila, hindi ko nakita. Kasi, ang binibenta nila, squid. Pusit. Okay. Pusit. Kahit dito, sa Pilipinas, pusit na isang point. Walang kakain masyado dyan. So, kumuha sila ng kapartner. Chef. Cook. It turns out, na nag-serve ng steak. It turns out, ito palang steak na sinerve ng partner nila ay galing sa taong napatay na. So, karne ng tao ang luluto. Click na kain ng pulis. Sarap itong steak na ito.
naging hit, naging talk of the town, diba? Business is good. Hanggang, yun, kailangan nila, of course, na i-sustain yung kanilang supply. Kailangan supply. Wala namang nabibilhan dito ng fresh. Fresh human meat, diba? So, kailangan lang kumatay na kumatay. So, yung ending nun, hanapin na lang, Tales from the Crypt, na may TV version yan sa YouTube. Ngayon, lahat, halos lahat ng episodes na upload na. Okay. Kasi turns out, dami palang fans yan na kagaya ko na mahilig sa mga... Oo. Ang ending niya ay, basta, isa sa kanila ay na-serve din doon sa kanilang rest. Okay. Mga ganon story. Mga ganon. Variations there. Yung mga medyo grotesque. Yan. Sa Cubao, sa Book Sale, sa mga Rustans dati, kung saan yung nasa Rustans dati, sa mga hipsters, yun yung katapat ng Cubao X. Cubao X. Sa gilid ng Alimol. Gilid ng Alimol. Ay, nabutan ko pa yun. Once, yung Cubao X ay yung Marikinas yung expo namin sa ICE dati. Boy pa yun, rin yun. So, comics. Pati yung comics na Pinoy na mga horror, tinatangkili ko rin yun. Pati The Shockers, mga ganyan. Tapos, iyo ko yung mga, superhero. Pati yung mga ganun dito. Pati yung mga itutuloy mga ayoko ng mga ganun. Pati sa horror, ayoko rin may aabangan pa. Gusto mo tapusin. Ayun. Tapos from there, nag-progress ako to Stephen King o high school. Kasi parang extension siya ng yung hindi ba fantasy, yung fiction element na may kinalaman sa gloom and horror and splatter. Napunta doon, tapos napunta sa sci-fi, yung mga vintage sci-fi na mga ganyan, mga Ray Bradbury, Harlan Ellison. Ray Bradbury. Always may hindi sila simpleng hindi sila simpleng shocking lang or yung elemento ng cosmic grotesque, yung mga ganyan. May elemento siya ng, may sinasabi lagi siya. Sa human condition. Sabi dati ng isang sikat na writer, anyone who uses the phrase human condition should be shot. Sino yan? Naalala mo ba? Yung nagsabi niyan? Well, si F. Chudil Jose, echoing some other famous writer. Madaming beses na binaril si Sartre dahil lagi niyang ginagamit yung term na yan. La condition niyo. Paborito Sir, ni Sartre. Ginamit din si Kamu? Hindi philosopher, novelist. Mainit na diskusyunan. Masarap na kwentuhan. Malinamnam na usapan. At nakakagising na balitaktakan. Parang kape lang. My name is Jeff. And I'm Weya Angeline. Join us in our conversations at Coffee na lang Dear Podcast. What's the scariest story you know? Is it from a book, a movie, a TV show? Or is it something that happened in real life? My name is Andrew. And I'm Niyo. Join us as we talk all things horror. The frightening, alarming, real-life tales show. Whatever you're listening to right now. If you liked our show and you want to show your support, please consider buying us a coffee. Check out the link on the description below. And don't forget to mention the name of this show when buying a coffee so we know it's for us. Thank you. Anyway. So sir, ang tanong, saan ang galing yung, psychologically, the only thing I can associate with this penchant for the grotesque, the horror, the horrifying, and these things. Kasi nakita ko rin yung mga artwork mo sa Google. At syempre, nabilib ako. Diba? Ang galing eh. Anong medium mo dyan, sir? Ink. Ink lang. So,
Ayan lang. Ayan, nagdo-drawing pala si Sir. Oh, sorry. Hindi, okay nga yun eh. Ibig sabihin, lupit. So, parang ano, pag-relax ko kasi to. Sir Ice, kasi nung bata pa lang ako, bago pa ang gusulat, bago pa ako tumugtog, ito talaga yung unang ginagawa. Do-drawing talaga ako. Talaga. At hindi lang yun, gumagawa ako ng comic sa sarili kong comic. Galing. Mm-hmm. Meron akong mga comics noon na binenta ko. Pinaghirapan ko ng mga 2 buwan at binenta ko ng 2 piso. Hindi ko alam po, may Xerox pala noon. Wala pa akong konsepto ng photocopying machine. Kailan yan? 80s? 80s? 80s, 90s? Grade 3 yata ako. 2 piso po, apat na pirasong tira-tira lang yun, ha? Na-flatter lang ako sa idea na may gustong buhay. Oh, di ba? Wow! I can make a career out of this. Sa halagang 2 piso. 2 piso, di ba? Sino man nakabili ng comics sa yun, kalimutan ko yung title. Yun, binalikan ko lang nung pandemya na. Hindi yung pagdadrawing. Pero sir, yun nga, balikan natin yun. Pero even sa workshopping, kunyari sa literary workshops, na nung ito na yung nakaraang ano ko, pinag-aabalan ko talaga, naging career ko. Sa literary workshops, during discussions, and even kunyari sa coverage, sa reporting, pag may galaba nagsasalita sa harap, mas, for some reason, mas na-absorb ko pag sinasabi ng drawing. Pag nagdududle ako. May yun. Mga ganyan talaga ang tao. Ako. Yan, sir. Pero hindi yun ibig sabihin na ina-ignore kita. Ibig sabihin na mas tinuturo na ang attention kasi nagdududle ako. Yan. Parang gano'n. Hindi ka naman, sir, ADD or ADHD. Kasi may mga ganyan eh na nababalitaan ko na parang kapag kaisa lang yung ano nila, yung pinagtutuunan ng pansin, parang mabilis silang mabore or something. So they have to do something while doing something else. Actually, may kilala akong co-faculty na ganyan. Talaga? Oo. So pag nagtuturo siya? Hindi, pag oral exams. Pag oral exams, nagsusulat siya ng essay sa laptop niya. So feeling ng estudyante, nakikinig ba sa akin? Pero magugulat siya kasi yung mga tanong talagang galing sa sinabi ng estudyante. So hindi pwedeng di nakikinig. Pero he's writing a journal article. Kasi nag-teaching assistant ako sa kanya. So alam ko to, 3 kami sa kwarto eh. Nakikita ko talaga minsan doon nauso dati yung ano yun, yung parang maliit na parang BlackBerry na pwede kang mag-type. Ano ba tawag doon? Yung bibilan mo pa siya ng maliit na keypad. Keyboard. Nakalimutan ko yung tawag doon. Pam-pilot? Pam-pilot, yan. Kahit saan yun, may meeting or whatever. Laging nakabukas yung pam-pilot niya tapos may ginaganyan siya. Bigla na lang siya, I have a question. Nakikinig pala siya. So parang hindi pwedeng hindi occupied yung kamay niya at saka yung isip niya to focus. So parang weird, di ba? Pero ganyan. Siya yung naalala ko sa kwento mo. Parang may mga tao siguro talaga na ganun. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan may kasabay na ano, ginagawa. Hindi ka ADHD na ako. Hindi, ewan ko. Kasi pag nagigitara ako, nanoodling, ewan ka na, ganun ba nila? Nanonood ako TV. Oh, yan o. Tapos minsan, pero hindi rin eh. Kasi pagdating ng commercial, yung jingle, hanapin ko yung key, kakupain ko, tapos sasabay-sabayan ko siya. Tapos lagyan ko sa variation. So may engagement. Okay. Pero, siguro dun lang. Oh, dun lang. O, sir, mag-move on tayo. Sorry, sa next phase ng iyong buhay. Kung kailan, nandun na tayo sa music eh. Dahil pinag-usapan nyo, habang nanonood kayo ng commercial, bigla kayong tumitipan ng gitara.
So paano naman yung persona ni Sir Lord na Radioactive Sago Project? Mm-hmm. Paano naman tayo napunta dyan? Anong nangyari sa buhay natin at napagtripan nating bumunang banda? Bukod sa, you come from the Hanopol, di ba? The Hanopol lineage na siyempre, di ba? Big time rock icon ng Pilipinas, si Sir Mike Hanopol na tito, Sir Lord. Mm-hmm. So what got you into tito ko yun since music. Birth. Okay, bago tayo pumunta doon, kailangan muna natin pasalahan isang maskara ko na sa pagsusulat. Okay. Nagkaroon ako doon ng unang-una kong koleksyon ng mga tula na nilabas ng Anvil Publishing 1997 or 98 yata. Hindi pa naman uso kasi noon yung wala naman book signing mga ganun na utot ng mga ganun. So as a way to promote the book, naisip ko noon ay magkaroon ng poetry reading na may jazz background. So may jazz din mo sa likod mo. Ah, okay. So yung kapatid ko ay nag-aaral sa UP College of Music. Ah, okay. Trained. So sabi ko, bakit pwede ka bang kumuha ng isang drummer at isang marunong mag-trumpet kung sino mong kaklase mo dyan. At mag-back up lang for this event. For the launch. Yun. So, siguro may mga limang schedules ng book tour / launch / reading. Yun. After that, nasundan pa na mas maraming invitasyon, nag-isip kami na bakit hindi tayo magdagdag ng saxophone player para may harmony, kunyari yung trumpet. So, para hindi lang sa solo niya, isang layer pa. So, sige. So, may kaklase siya na na-interest sa ganyan. May kaklase na sumama lang, na nanood, trombone, game daw siya. So, tatlo na yung horns namin. Parami na ng parami. May conga player na kami. Hanggang umabot sa 8 na kami. Yun, so, yung tatlo naging 8. At naging totoong banda na. Yan ang malupit dyan. Dahil, sa buong buhay ko, never kong in-envision yung sarili ko as frontman kasi hindi ako kumakanta. Hindi pa rin ako marunong kumanta hanggang ngayon. Pero na lang, kalad ka rin mo ako sa video kay sa Anonas at lasing na lasing. Kung maalala yung pangalan ko. Pero for some reason, naniniwala ako kasi sa sinabi ni Kurt Vonnegut. Oy! Oh, sabi niya. Idol. Unannounced changes in life's itineraries are like dancing lessons from God. Ang ganda ng metaphor ng dancing lesson. Yung dance lessons kasi ay hindi ka in control. Totoo. The dance lesson kasi ay may hila sa'yo punta dito. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi sumunod. Kano lang, diba? Palagan mo pa yun. Nagbayad ka rin. So, or, sino pagtuturo dito? Ikaw? Yun. Merong something kung bakit napadali bigla. Things just fell into place na hindi ka nahirapan maghanap. Yun. So, sige, may natin banda. May record deal lang. Biglang may record deal. Bigla na lang. Oo. Tapos, in rock awards, mga ganyan ganyan, imitasyon. Ganun. Yun. Kasi gitarista talaga ako, Sir Ice. So, hindi ko na... in fact, yung wala na yung bandang yun, Radioactive Sago Project. Bumalik ako sa pagka-gitarista ulit. So, okay. First job ko. So, itong pandemya, parang merong... Ano eh? Circle. Pag pagbabalik
Pagbabalik kung saan ka galing. Tapos yung pagdadrawing kasi, Sir Ice, ay ano, mas therapy ko ito nung namatay si Ermats nung 2020. Oh, sorry to hear. Sorry to hear. Thank you. Okay. Pero kasi ano, si Ermats din noon, nagsasabay-sabay lahat. Ano? Parang, at doon ko lang dinaalala na bukod sa school, yung nanay ko, yung nagdadala sa akin, at nagsasali sa akin sa mga on-the-spot painting, drawing competitions noon. Alam mo yun, sandaan kayong sasali. Na kailangan magandang, matingkad na matingkad. Yun. Eh, na-realize siguro niya na hindi mananalo yun. At ang aesthetics ay galing sa mga splatter of horror. Ano eh, landscape ko niya rin, di ba? Ano pa mag, ano, oh, gayahin ko to. So yung mga da, yung mga damuhan ko mukhang mumulto. Hindi ako makadrawing ng babae kasi yung babae mukhang mangkukulam lagi. Bakit ganun? Saan galing yun, sir? Psychologically sa palagay mo? Saan yung... Yung muscle movement ka na sanay ka sa ganun. Kaya kailangan i-train mo talaga yung kamay mo. Hindi, sir. Ibig sabihin, I mean, yung itong back, yan ba yung imahe mo sa mundo? Kasi sabi nila, di ba, yung kung paano ka mag-express ng sarili mo through your art, kunyari, sa painting. That's a reflection of how you see the world. So, you think may... Not necessarily. Okay. So, ano sa... Sa kaso ko siguro. So, ano yung pinaghuhugutan niyan, sir? Bukod dun sa mahilig ka lang sa mga comics na horror, sa tingin mo, meron ba yung mas malalim na pinaghuhugutan? Kasi consistent yung theme eh. Diba? Na parang laging yung grotesque, nakakatakot, horrifying, etc. So, sa tingin mo, saan gagaling yun? O wala lang? Wala lang. Ito lang yung trip ko. Alam ko, bilang isang professor ng philosophy, hindi mo tatanggapin ang wala lang na sagot. Hindi! Eh, kung wala lang, eh, minsan yun ang pinakamalalim na sagot. Hindi kasi, mechanically, nanggagaling ito nung sa doodling. Sa doodling ay wala kang agenda. As we speak, gumagalaw lang itong daliri ko, which, may connection ba ito sa pinag-usapan natin? Maaring opo, maaring wala. No? Pero, ito kasi yung medium na nakasanayan ko, hindi ako sanay masyado sa may mga kulay. Kung pili ako ng may kulay, yung medyo ba, kulay-dugo. Kaya nga eh, bakit ba puro ganun? Dahil ba pulis yung tatay nyo? Hindi. At bilang hindi ka naman Freudian, psychoanalyst. Wala sa presinto mo ito para tulungan ako dito. Oo nga eh. Siguro kasi as dude, may, mas mechanical na sana yung kamay ko. Variations thereof lang. Hindi ko kaya magkumuha ng... Di ba, ang perception natin, ang sino mang nagdodrawing ay magaling. Parang lahat ay Kate Winslet at lahat ay Leonardo DiCaprio. Bro, make me your French girls. Make me one of your, mga ganun. Hindi, sorry. Hindi po rin kaya, marunong ako mag-drawing ng ilang imahen, ay kaya ko mag-drawing ang purposely na may, ano, may agenda. Okay. Gets. Kumbaga, nag-roam lang siya. Kumbaga, diba, may sabi ng isang artist. Stream of consciousness, parang ganyan, sa pagsusulat, parang ganyan lang. Medyo ganun. Mm. Parang taking, may isang pintor na, si Paul Tia talag sabi. Taking the line out for a walk. Yun, parang. Ganda nun. Isipin mo yung pag-drawing, hindi siya naglalakad. Siguro nag-ano-ano lang siya. Saan-saan? Yun.
Oh. Labo, ano? Sorry. Hindi, okay. Oh, okay. Nagigets ko. Kasi kapag sinadya ko siya, ang pangit ang labas. Ah, ang galing. Ang galing. Kasi nagdya ako siya, ang pangit ng labas. Yung parang gagawa ako ng isang something na may kinalaman sa bayan at ganap na demokrasya at magpapalaya sa uring pangit. Ang galing, ano, sa buhay natin rin minsan ganyan. Hindi lang, I guess, we can take this from the process of Sir Lord when it comes to doodling. Mga philo peeps, no? Parang minsan kapag ka masyado mong sinet as a goal at you're, I guess, too focused and single-minded about accomplishing something and you become obsessed with purpose, ironically, dun pa parang mas nahihirapan yung proseso na mag-agree dun sa gusto mong mangyari. At kung kailan naman hindi ganun kaplanado, kung kailan naman medyo mas free verse kumbaga yung approach, magugulat ka na lang na nakabuo ka ng isang magandang bagay, no? Na not necessarily fueled by a specific intention, but you were, I guess, parang to a certain extent, you were inspired by something. But it cannot be named. It did not introduce itself to you as a whole, as a story, as an image na buo. It was unfolding as you were doing the thing. Na parang minsan ganun rin yung pag-unawa sa katotohanan ng ilang contemporary pilosopo kagaya ni Martin Heidegger, no? Sinasabi na yung katotohanan ay kumikilos sa larangan ng aletheia o unconcealment, no, na hindi naman siya yung parang veritas na, you know, the Latinized version of truth na verum, something you can grasp, something objectified, something whole, di ba? Like a concept, no? Truth is a process of unfolding for Heidegger, no? And my reflection on the process of Sir Lord, if this makes any sense at all, no, ay parang ganun, no, yung may sapi ka ng aletheia na minsan ganun yung buhay, no, na hindi talaga pwedeng ikaw lagi yung director, eh, no, minsan kailangan, kagaya na sinabi ni Sir kanina tungkol sa pagsasayaw, di ba, yung quote ni Vonnegut. Minsan, you have to let life take the lead, no? And most of the time, magugulat ka na lang na, uy, may nangyayari sa buhay ko. May nabubuo. It's taking shape. It's taking form, no? So, pero, Sir Ice. Yes, sir. Paano natin malalaman kung... Ayun na, filo na to. Paano mo malaman kung kailangan mo magparaya? O kailan mo malalaman kung... Of course, hindi naman pwede yung ganun ka lang. Yes. Pero kailan mo kaya malalaman kung kailan ka kikilos? At kailan ka magpaparaya? Saan mahahanap yung balance ng dalawang bagay? May term dyan si Heidegger, sir. Mm-hmm. German term. Ang tawag ay Gelassenheit. Ewan ko kung familiar ka doon. Gelassenheit. Gelassenheit. No, ang literal na translation, Gelassenheit, is letting be or releasement. No? Mm-hmm. So, pag sinabi, yung sa mismong essay niya, which was originally a speech given by Heidegger in 1953, I think, to honor Konradin Kreutzer, a famous German composer. Eh, mga tao na nawindang yung mga tao kasi parang kala namin tungkol to dun sa composer, biglang kung ano-ano sinasabi ni Heidegger. So pinag-usapan niya yung technology, etc. And then nauwi siya dun sa idea ng Gelassenheit or releasement, letting be.
Kasi sabi niya, alam mo, bahagi talaga ng buhay natin yung teknolohiya. This was the atomic age, no? So, hindi natin yan matatakasan, di ba? There's no use fighting the momentum of history because, you know, for all intents and purposes, we do not create history unilaterally from human consciousness. We are not in full control. Kaya mga nagsasabi, ay fatalistic naman mag-isip yan si Heidegger, no? Almost Hegelian, di ba? Na parang deterministic, etc. So, ang sabi ni Heidegger, hindi, we take our cue from the signs that being itself gives us at certain epochs of history. Kumbaga, ang tingin niya sa tao, hindi lang in terms of agency. Mm-hmm. Diba, na madalas, diba, modern philosophy, emphasis, agency, freedom, will, etc. Nietzsche, diba? Mm-hmm. Kay Heidegger, responsive eh. Ang kalayaan para sa kanya ay tugon. Which again, iisipin ng iba, eh, kalayaan pa ba yun kung tugon? Hindi. Pero, you know, kung papasimplihin ko yung medyo komplikado niyang pagpapaliwanag nitong idea niya ng freedom, di ba? It always has to do with letting things be unto their own essence. Allowing them to be who, to be what they are. No? Nahayaan mo, bigyan mo sila, gagamitin ko si Ferriols, bigyan mo sila ng mag-provide ka sa kanila ng kapaligiran para mailantad nila sa'yo sa akmang panahon kung ano sila. At wag mong i-impose, wag mong ipilit, no? Hoy, magpakita ka na, di ba? Hoy, ano ba ang katotohanan? Na para mo sinasakal ang kasaysayan, no? Kaya naman, ngayon, halimbawa, di ba? Marami siguro sa mga nakikinig ngayon, baka kayo rin, hindi ko alam, no, yung politika natin, nagulat dahil parang, putya, na parang nakabalik si Marcos. Di ba? Na parang, akala ko ba, natuto na tayo, etc. Na meron ng, di ba, may nangyari na antithesis, di ba, thesis, antithesis, synthesis, etc. Bakit biglang meron na namang ganito? Hindi ba tayo natuto sa kasaysayan? No? Ang sasabihin lang ni Heidegger dyan, ang kasaysayan, di ba, ay isang patuloy na proseso ng paglalantad sa panahon ng katotohanan. So hindi, para kay Heidegger, hindi nagwawakas ang totoo eh. Na parang, siguro at a particular point in history, this appears to be true. Di ba? This was the highlighted face of the moon, so to speak, na ito yung nakikita natin. No? Pero the dark side of the moon, di ba? Na parang, di ba? Parang merong, tawag dito, pag nag-rotate na yan or something, di ba? Sabi niya, mas mahalagang pagmunihan natin ang nakakubli kaysa sa nagpapakita. Ang tawag niya doon, openness to the mystery. So yung releasement na sinasabi niya, yung sa memorial address na sinulat niya, yung letting be glass and height, coupled always with an openness to the mystery. Pag sinabing openness to the mystery of what? To the mystery of being. You know? And for him, di ba yung ibang tao sasabihin, ay, being, Diyos yan eh. Di ba yung may mga nagbabasa kay Heidegger na scholastics, Thomists. Capitalize ba yung being o hindi? Oo, di ba? May ganyan. Meron, capital, etc. Di ba? Hindi. Ako, pag-unawa ko dun sa being ni Heidegger is simply time. Kaya nga yung sinulat niya, being and time. Eh. It's really an understanding that whatever it is that we encounter, it's an unfinished revelation. Diba? And if you take this stance in trying to understand history, for instance, hindi ka talaga masusurpresa eh. Diba? Ibang tao masusurpresa. Paano nakabalik siya? No? But the answer there is because that is truth. Because that is history. Because, you know, people change their minds. You know? People...
unfolding nga, isang kabanata lang ito. Mahabang-mahaba pa. Mahaba pa. Oh. Binanggit mo, sa may sinulat ka yung tungkol sa anxiety, no? Mm-hmm. Sa first part yata, no, pinote mo si Slavoj. Si Zizek. Yun, para may ADHD rin yun. Oh, yung distance, yung sinasabi na sa pagsulat daw kasi halimbawa ng isang aklat tungkol sa isang bagay, lalong-lalo kung punto de vista na kasaysayan, ay yung elemento ng distansya at yung panahon. Yes. Hindi ko alam, alala ngayon, anong journal ang ito yung headline. The first book on the pandemic is finally published. And it's awful. Sinulat isla, si Zizek. Oo, si Zizek. Lagi siyang ganyan, mga, provocative talaga siya magsulat. Oo, oh, yung mga, apparently mga rantings niya. Oo, oh, ganyan siya eh. For the past few months, siniksik niya. Ginawa niya yung libro. Ganyan siya. Si Baudrillard din, ganyan din. And it's awful. Marami siyang ganyan. Nakakatawa kasi pag binabasa ko yung time, naalala ko siya na. Di ba, pag magsalita yan, totoo. Excuse me. Yun. Yun. Ikaw, sir, parang meron kang may nakikita, syempre, may palabas ka nun na tungkol sa kasaysayan. Saan nang galing yung interest na yon at ano yung particular mong perspektibo sa pagbabasa ng kasaysayan? Okay. Again, babalik pa rin ako doon sa literatura. Yung nung nag-start ako magsulat ng tula, kunyari, sa creative writing in general, isa sa mga naging mga idols ko ay itong grupo ng mga manunulat ng 1950s sa Amerika or post-war era. Ang tawag sa kanila, the Beats, no? Na beat literature, the beat movement. Mm. Ito yung precursor na hippie movement, precursor siya ng punk, no? So, okay. Ito yung isa sa mga unang counter-cultural movements sa modern history. Pop. Use the word pop kasi malaki yung engagement nila sa popular na kultura. Halimbawa, ang mga writers gaya nila, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, mga sci-fi freaks, paborito yung kanyang name, mga dark sci-fi freaks, yung mga splatter, hallucinatory horror, trip yung naked lunch. In fact, dyan galing yung pangalan ng Breakfast of Champions, diba? Vonnegut yun. Ah, Vonnegut pa yun. Ay, ano yung naked lunch? Naked lunch. Sorry. Naked lunch. Yung naked lunch, dyan galing yung pangalan ng Steely Dan. It's a vibrator. Yun pala yun. Ngayon, itong beats, while not necessarily sharing the same aesthetics, halos, lalo kay Burroughs, sobrang heroin junkie talaga, dark vision, nabaril pa niya, asawa niya. Idol ni Kurt Cobain yon. So, makita mo yung nihilism nila. Itong si Jack Kerouac, itong si Allen Ginsberg, ay may fascination sila sa jazz. May fascination sila. Isa sila sa mga unang nag-flirt with Oriental mysticism. Okay. Isa sila sa mga unang, alam mo, si Allen Ginsberg, unang hayagang nagsabing sila ay bakla. Sa mga tula nila, talagang proudly sinasabi na lang, hack, suck, blowjobs, mga ganun. So, part of that entire thing was in response to the post-war era's in dehumanization. Yes. Na parang negosyo tayo. Yun. Mabaho lang, making a living.
merong isang group to, kaya nag-emerge itong mga manunulat na ito in response to that. The Moloch of Capitalism, kung ano ni Allen Ginsberg sa kanyang tula na Howl, very groundbreaking, 1950s. So, dito mo makita, doon pala tayo sa, in general, ang yung approach nila. Oriental mysticism, Zen, yan. Sila Jack Kerouac, yung maari siguro itahin natin yan o may reverberation, may correspondence sa sinasabi mo kanina na yung pagpaparaya, ano, hayaan mo lang na yung Godhead, kung ano man yan, Godhead, hindi ka naniniwala na may Diyos, na may bigote, may balda sa taas, ng mga taga-Duck Dynasty, ganyan. Ay malamang maniniwala ka naman sa pwersa din, ano? Nagpapagalaw sa lahat. At yung pwersa, ang galing ng pagkakasulat ng mga tula nila kasi kalba, yung pwersa ngayon ay lumalabas sa saxophone, kasi jazz. Kasi so based sila sa mga beatniks, tawag dyan. Ang fascinating i-explore para sa isang 18, 19-year-old na kagaya ko lang, itong malaki mundok ko. At meron yan sa UST Humanities Library na walang pumapansin. My God! Yun. So, yun ang fascination ko. Kasi nanggagaling siya sa punk. Nung high school naman, ang fascination ko ay punk rock. Ang punk rock ay, pwede mo masabi, ibunsod pa rin, parang counter, ano nga, pabalik na pagganon. Na-discover ko ang isang movement na nag-influence doon sa isang aesthetics na nag-influence sa akin ng high school, which was punk. Of course, British yan, ano? Pero divorced from its geographical origin, ang punk ay maaari mong matawag na isang filosofiya. Way of life. Isang pananaw sa buhay. No? Maaring may isang panig ito na madilim, na nihilist, na may self-destructive urges. Gaya ko yan, kung i-jusin mo si Sid Vicious ng Sex Pistols. No? Sa isang banda, maaari mong gamitin man ng punk, gaya ni Joe Strummer ng The Clash, bilang isang bullhorn para i-broadcast ang yung political messages. Na tinake into certain extremes ng mga anarcho punks of the 80s. May mga ganun pa rin hanggang ngayon na may kahalong aktivismo na talaga at anarkismo. Paano yun, mga veganism, ganyan, environmental rights, etc., etc. At yan, dinadala yan at lahat ng ugat yan ay punk. Para sa mga punks na ito. No? So, interesting din kasi doon sa beats, karamihan sa mga sinasabi nila ay maaring sabihin na concern na nila noon pa lang. Okay. Yun pa lang yung ano, subject matter pa lang. Sa aesthetics naman, naunahan nila ang cut-up aesthetics, yung montage aesthetics, halimbawa, na ngayon ay pervasive language ng ilang dekada. Isipin mo, yung lingwahe ng MTV, kunyari, no? Yung seemingly unrelated objects ay pinagtatipin mo para magkaroon ng isang bagong meaningful hole. Or meaningless hole. Ay ganun. Yun. Fascinating siya sa akin dahil sa tingin ko, parang punk itong mga tula nila Allen Ginsberg. Ang prosa ni Jack Kerouac. Yung On the Road ay On the Road. Ang mahabang burst of ideas. Pero yun din. Discover ko rin ang free jazz. Dahil na-appreciate ko yung punk, na-appreciate ko yung hardcore, na-appreciate ko yung noise or volume or decibel as an aesthetic.
No? So kung ma-appreciate po siya sa ganung pananaw, ang tunog ng free jazz para sa'yo ay hindi mo siya uhusgahan bakit walang chorus, bakit walang melody. Hindi mo siya hanapan ng mga ganong mga considerations. Iba yung sinasabi niya sa'yo. Parang in the same way na ang abstract painting, ba't mo hanapan to ng ano? Oh. Ano ba sinasabi? Anong subject niya? Anong inaano? Bahay ba yan? Ito bang puso yan? So, parang ganun. Nahanapan ko siya ng certain connections. At para sa akin, yung mga 80s punk, lalo na sa Pilipinas, ano? Ang alibaw, paborito kong banda ko, ibang band, ahead sila of their time in terms of may pakialam sila sa lipunan. Hindi yung I'm so bored, I'm in love, gusto ko mong party, maglasin buong araw. Ganun din, pero tongue-in-cheek yun eh. Kasi, alibaw, yung bandang Urban Bandits ay may kantang The Battle of Medjola. Very minimal. Ang lyrics lang ay may sigawan, batuhan, may pulungan, babalik sa may batuhan. Pero biglang mag-hardcore yung ano, chorus niya. Akala ko, ito yung Battle of Menjola ng mga rally lang. Noong 80s. Dispersal. Putik, meron pala, later ako nalang nalaman na meron palang actual Battle of Menjola na very specific na nangyari. Yung first quarter storm na muntik na raw talaga bumagsak o mapasok ng mga ano, Malacanang. So iniisip ko, puta, paano nangyari na meron mga punks na mga tambay ng pako na pag nakita mo ay langulango sa cup syrup, mugado, kung anong mga gawin. Ang nakakatalakay ng ganito mga paksa. Sabi ko, may saysay itong aesthetic na ito para sa akin. Yun. Dami ko sinabi, no? Nakalimutan ko na yung tanong mo eh. Hindi, dami yan natin. Paano, yan. Dami na cover. Paano pumunta? Parang history of punk. Oh. Yun. Kasi, oo. Kasi, o isa punk pa. Balikan-balikan mo. Ito, Trace Moise, may dada element pa yan eh. Yung dada. Ito yung reaction. Yung absurdity. Surrealist. Ano pa? Precursor pa sila nun. Surrealist. Pagkatas kasi ng World War I, di ba? Gulo-gulo. Wasak-wasak lahat. Gaanap sila ng meaning sa buhay nila. I'm sure yung mga philosophers na inaaral din nyo dyan ay ito malamang ay ang mga kasulatan nila ito tugon doon sa nangyari. Mga existentialists. Oo. Ay tugon sa paghahanap ng saysay at kahulugan. Yung iba, baka walang saysay. So therefore, yung mga traong am, zan, zoom, mga ganun, yung mga panulaan, collage, cut up, gawa tayo ng bagong object, mga ganyan. Kasabay yan ng, baka ang totoong kahulugan nito ay nasa mga panaginip natin, mga ganyan. Ganun, nasa aesthetics yan ng, ano, ng beat movement. Yung mga tula nila na, kasi, dami nilang kinukuhang influences from Baudelaire, Rimbaud, nakakatawa siya na. Si Arthur. Arthur Rimbaud. Hindi si John Stallone. Si John Rambo. Hindi si Stallone. Yun. Kasi si influence dito mga beats na to ay yung mga makata, yung mga sino mga Pranses na sila Baudelaire, Le Fleur de Mal, si Charles Baudelaire. So ganun. Pati yung lifestyle ay na-imbibe nila.
in a manner of speaking. Oh, ganun. Di ba, isang middle class na Amerikano, naghanap siya ng meaning sa pag-roaming the open road. Na nahanap kasi niya, kasi nabasa niya ang mga kwento ng Zen masters noon. Ganun, ano, yung buhay bilang mahaba ang paglalakhanap, pagtitig, pakikinig. Yun. So, imposibleng ma-appreciate mo yung beat literature na hindi kasama yung konteksto ng likod, yung ano, ng influences na. Okay. Kaya nung naging reporter na ako at may mga istorya, ay mas siguro nagkakaroon ka ng appreciation sa isang bagay kung hinahanap mo na yung bahagi niya, o kung itatrato mo siya bilang bahagi ng mas mahabang naratibo. So, kaya ngayon, meron akong segment sa isang programa sa Signals, sa 1PH, ang pangalan ay Bilog ang Balita. Ang ginagawa ng segment na yun ay, ano man ang may pinag-usapan ngayon? May nangyari ngayon? Wow. Hahanapan mo siya ng correspondence kung sa nangyari sa nakaraan. At sigurado meron yan. History repeating itself. Not essential. Pwedeng hindi repeating, pero maaring yung bagay na yan ay sanhi ng pangyayari ito. Nangyari yan siya nangyari. Connected in one way or another. Na pwede mong sabihin na maaring pilit ang koneksyon, pero sigurado, meron pa rin yan. Alam ba, itong issue ng sa asukal, nakakainis lang na pag sa television, ako, minomonitor ko yan, trabaho ko yan. Lagi na lang pag pinag-uusapan ang problema sa asukal, ang ini-interview lagi ay mga manufacturers, yung mga producers, mga millers, etc. Pero nakakalimutan natin kausapin yung mga mga sakada na mula noon hanggang ngayon hindi nagbabago yung sitwasyon, Diyos ko. Mga hornal. Mga ganyan ang yun lagi kinakausap. Bakit hindi kausapin yung pinakakawawa sa lahat? At hindi lang yung consumer. At least, buting yung consumer, may pambayad pa kahit papano. Yung kawawang sakada na yan. Alienated laborers. So Marcos ang presidente ngayon. Once upon a time, sinabi kasi, di ba yung mga, may nag-hoard. Yung araw na yun yung issue. Yung finding sila, posibleng may nag-hoard sa mga asukal at may kakonsaba pang mga taga-gobyerno. Saan si familiar? Nako, buti nga yun lang. Buti nga kung yun lang ang kaso. Nung panahon ng tatay nung nakaupo ngayon, yung sugar monopoly ay hawak lamang, of course, ng isang tao. At siya ay si Roberto Benedicto. Nakakalase at fraternity brother ni Ferdinand Marcos dati. Si Roberto Benedicto, ang pag sinabi ko monopoly, dude, monopoly talaga. Sa kanya ka, hindi ka lang sa kanya bibili ng asukal. Sa kanya ka bibili ng gagamitin mo sa pag-harvest mo sa tubo. I don't mean ano lang, yung mga karit lamang. Sa kanya ka bibili ng mga truck, mga barko, kung saan mo ilalagay yung mga sukal mo. At i-approve yan ng government agency na guess who ang head. Siya rin, si Roberto Benedicto. Tapos yung panahon na yun, supposedly, because government agency siya, yung Pilosopo na tinatawag na sutra. Yung trabaho niya ay bibili ako sa mga farmers, sa mga nag-aso, bibili ako sa mga ano, mga sendero, tapos bibenta ako abroad, babalik sa atin. Ang gagawin nito,
bibili niya, babaratin niya ng murang-mura yung asukal dito sa Pilipinas at ibebenta na ng napakamahal sa ibang bansa. To put it simply. Now, you would say, probably say na, ay, di okay. Oh. Tubong lugaw, taas ng profits. Buti sana kung babalik sa Pilipino yung profits na yun. Hindi eh. Hmm. Ilan lang doon ang babalik. The rest doon eh, magbubukas ng ilang mga offshore accounts sa ibang bansa under different names. Hmm. At si Roberto Benedicto, si abogado, ang isa sa mga tumulong magbukas ng accounts sila William Saunders at Jane Ryan. Sa Switzerland. At Twitterland. Kung hindi nyo kilala, si William Saunders. At si Jane Ryan. Google yan na lang po. Dapat yung nilagay sa pangalan sa Bibigan ng Bayani. Oo nga eh. William Saunders. Yun. Dapat President Saunders o meron tayo. Oo, di ba? American. Saunders Jr. Diba? So yun. Tapos, yung pag-hoard rin, akala mo, sa bilyong-bilyong kinita nitong mga taong ito, you think na, okay na siguro yun. Hindi eh. Sa bilyong-bilyong kinita nila, nag-hoard pa sila ng asupal na sila na rin ang namimirata, na sila na nag-i-import din, quote-unquote. So ganito, meron silang legal front at illegal front. Yung pirata, antay lang muna nila yung oras na tataas yung ano. World prices. Siyempre. Tumaas, boom! Pasok ko to. Ang sabi nga raw eh, sa report ni isa, Some Are Smarter Than Others ni Ricardo Manapat, umaapaw daw talaga yung mga bodega. Hindi lang mga bodega. Sobrang dami na ng asukal sa mga warehouse. Basketball court. Mga ganyan. Usap, naka-discover sila ng mga ano na, mga anyo ang asupal na mas mura, mas madipilis gawin. Basta, bagsakan. So, you think nag-suffer itong mga hinayupak na mga billionaire na ito? Of course not. Hindi. Nag-suffer talaga dahil yung ay mga kawawang nag-harvest ng tubo. Mm. Yung ano pa rin, yung sakada na magkano lang binabayad, Diyos ko, nakakayak talaga. At ito nga eh, sa segment na yon, kapag ni-rattle off ko ang mga petsa, ang mga figures, mga taong patay na, to something seemingly innocuous as sugar, ay parang, it's not until kailangan mong gamitan ng punchline na ending dito. Mas matanda ako sa iyo ng ilang taon. Anim. Anim, no? Hindi ko alam kung buhay ka na nung, o namimali ka na nung mga bata sa Negros. Yun. Ito yun. Ito yung pinakakawawa sa lahat. Yung Joel Abong, yung poster ko, ng famine talaga sa Negros. Namatay. Daming ano, akala mo nasa Ethiopia kayo, mga butot pala talaga. Tsaka merong lumabas na documentary din dyan si Ditsy Carolino, hindi ba? Yung mga batang tungkol sa mga batang hornal din. So, pinapanood sa amin yung dati sa high school, naalala ko. Hi, Ditsy. Galing yan. Pumunta siya sa Ateneo dati, yung Reels, nag-ano siya. Hindi ba Bunso ang pinapanood sa inyo? Reels ba yun o Bunso? Bunso ata. Pero siya rin yung Reels, di ba? Siya ba Reels? Hindi ako sure. Parang nalito ako. Bunso ata. Tama. Bunso. Sabihin lang natin na hindi siya popcorn movie. Oh, hindi talaga. Kawawa talaga. Anyway. So, sir. Ulang na yung ganun. Yun, ano? Hindi masyado. Sana mas marami pang ditsy karon. Oo nga eh. Kasi yun minsan ang kailangan ng, well, that's what I think is lacking. It's not so much a lack of truth tellers in a society that is, yun sabi nga nila, hyper-realistic, can no longer distinguish real from false, etc. Yun eh.
people who can speak the language of hyperreality to make to be able to speak it truthfully. Kasi pati yung paraan kung paano mag-isip ang tao, hyperrealistic na rin. Hindi na yan parang polar opposites ng, di ba, sa postmodern, di ba, wala na eh. Wala nang polar opposites ng black or white, di ba? It's all blurred, gray, etc. So kung hindi ka, kung maninindigan ka pa rin dun sa traditional oppositions, di ba, very structural approach to truth. Alam mo, sa totoo lang, ngayon nga itong ginagawa natin, sa mata ng maraming mga bata, mas bata na, parang radyo na lang tayo eh. At even itong medium natin, so, we persist in this, habang as we speak, may mga bagong mga platforms na dinidevelop at huli na tayo. Totoo. Ganun. Totoo. Iba talagang bilis na teknolohiya ngayon. So, well, dyan, yun yung sinasabi no, na, ni Heidegger na sinabi ko kanina na may elemento lagi ng pagtugon sa kung ano ang binibigay sa'yo. Di ba? Parang kung you take your cue from being. No? And if you don't, di ba, kung magmamatigas ka, di ba, sabihin mo, hindi, ito pa rin ang totoo, ganito pa rin dapat, etc. You'll find yourself shrinking in numbers, di ba? Slowly being marginalized, ostracized, romanticized. And pero sa tingin mo kaya, kung ngayon nabuhay si Heidegger, makakancel yan. Oo naman! Mali na! Yung Nazi issue pa lang eh. Makakancel, pero magiging patok siya sa ilang sektor ng white Americans sa sa'yo. Oo! Sure. In some parts of Europe. Oo! Oh, diba? Uso, huwag kang magulat. Oo! Oh, Meron. Meron. Saka, sa America talaga. Forward mo sa akin yung ano, yung Hannah Arendt love letter. Ah, sige. Nasa akin email mo eh. Kunin ko yung PDF. Wala ba silang ano? Wala siyang love child? Baby names for each other. Meron ba? Wala. Parang wala. Hindi ko mahala. Parang wala. I have to look at it again. Pero pag nabasa mo talaga mag... Pucha, love letter, may being. Pucha, kaya bakit hindi? Mali mo, code. All diba? You know, lahat pala. Code lang nila. Code pala yun, di ba? Hindi natin alam. Be on top of your being. I hope you find my being to be of ample satisfaction. Etc. Ay, sus. We have time. Ayan. Excuse me. Ayun. Oh, sir. Puro kalokohan naman. Oo nga. Siguro. Oo. Hindi. Bilang pangwakas na rin, no? Dahil isang oras na tayong nag-uusap at kailangan na nating bigyan ng... Hindi pa kasama dyan yung unrecorded. Oo nga. Unrecorded dyan. O kasi ang dami namin pinag-usapan ng mga revelations ni Sir Marge. Yung alter ego ni Sir Lord kapag unrecorded na nadala niya dito sa recording ngayon. Kung sinikwakin, Kihano de Manila. Ako si Marge. Okay. Diba? Ganyan eh, diba? Mga pseudonym. So, Sir, ito siguro interesado, baka interesadong malaman ng mga nakikinig, no? Mga estudyante o kung sino man, ano ang pananaw ng isang Lord de Veyra sa hinaharap ng ating bayan, sibilisasyon? You know, what is your prophetic quote unquote given, 'di ba? Given your knowledge of history, diba? Given your understanding of the twists and turns, diba? Of the historical reversals, etc.
the dialectical relationships, di ba? So to speak. Contradiction. Ganyan. Ano na ang pwedeng asahan ng isang 15 years old na teenager sa kanyang adulthood na nakikita mo? And ano ang pwede mong ipakarga sa kanyang ideological or idea na parang paraan ng paghahanda para sa kung ano man ang sasalubungin niya 20 years, 30 years down the road? Okay. Kung positibo, no, para mahirap. Dahil baka umakapa na naman. Sabihin ko na lang na tignan na lang itong naratibo ng bansa natin bilang isang mahabang tunnel ng tren. Na malamang, depende ko sa katumitingin, yung dulo ng tunnel nandito na ngayon. Maaring dulo ng tunnel wala pa. Maaring hindi pa tayo buhay. Hindi na tayo buhay. Kasi in-reel na lang yung buhay ng mga panahon. The immortal. Can we finally see the end of the tunnel? Oo. Malamang, yun. Pero at least, you take hope in the fact that there's an end to the tunnel. Oh. Sa isang banda, pwede mong tingnan na baka si Sandro Marcos na, ang ilang term na ni Sandro Marcos, President Sandro Marcos yun, or may tunggalian na naman ni Sandro Marcos, baka yung anak, pagka-anak si Sandro Marcos, tapos paglalaban sila sa pagka-presidente, Medieval na to. Hey, Baby James. Ewan ko, mahirap yung tanong yan. Sir Ice, mabuti pa, lagyan mo na lang ice yung inuman ko pag uminom na tayo. Oy, gusto ko yan. Alam mo, ma-whiskey ka ba, sir? Ngayon, oo. Whiskey, no? Hindi na ako mag-beer kasi matanda na ako. Oh. Madali na ako mabusog, madali na ako antukin. Pero ito lang, kakwento ko lang. Oh, sige, sir. May inuman noon, this one time, may German na bisita. Sakto-sakto na ako. As rule of thumb, hindi talaga ako nagbibir. Unless talaga sobrang init or parang face warm talaga yung beer. Mag-i-yellow ako. Hindi galing ref. Nag-i-yellow ako kasi talagang galing sa initan talaga yung hindi pa nga redders iniinom ko na. Parang pale lang ata. So yun. Bigyan dumating yung German na bisita, pinakalala yung kasama ko. Si Birusha. Siguro mga 15 minutes into the conversation, naglagay ulit ako ng ice. Sabi ng German, you know, in Germany, you can get shot for that. Oo nga. Ganun sila. Oh, pero, dudod ko pa. Una, German ka. Hindi ka dapat nagbibiro ng shooting. Get shot to a person from another race. Oo. Oh, tama. Self-awareness, sir. Okay. So, dapat mag-ice tayo, sir. Yes, sir. Oh, pero in certain sectors, kung sino yung mag-ice tayo. Ice ba tayo dyan? Ice. Oh, yun pala. Ice ba tayo dyan? The kwentong philosopher. Para sa mga producer ko, mag-rebranding na daw tayo. May naisip na bagong pamagat si Sir Lord. Ice ba tayo dyan? So, nga, no, hindi ko naisip yun eh. Tagal namin inisip, ano ba title ng podcast? Tapos, ano yung mga pinipilian nyo ba? Hindi ko na maalala eh, pero parang baduy lahat.
sabi ko, di straightforward na lang na parang tungkol sa ano ba yung podcast. Di kwento ang Pilosopo. Kasi wala kami may... Tasyo. Ganda rin. Tasyo kasi parang baka hindi, ano mo yun, parang medyo gas-gas na na siya na, you know, associated with Philo. Tapos baka may hindi rin makagets. So, yung parang straightforward, kailan may salitang Pilosopo. Para kunyari isa-search or whatever yata sa YouTube, lalabas siya agad. Ah, sa bagay. Diba? At tawag dito? Yung algorithm. Sa Austin naman nun, nung pinag-edit kami ng unang-una ang literary journal ng Creative Writing Center na UST. We were looking for names. Tapos yung unang suggested na Tomas. Pero... pero meron na kasi kaming ano, Philo journal talaga, Unitas. Talagang ano 'yun? Unitas. Pang... Oh, alam ko 'yun. Sabi ko, di dapat literary. So, yung suggestion ko, dumb box. So, meron na namang hindi makakagets niyan. 'Di ba? May nakagets, pero siyempre unang tumutol yung mga nakagets doon. Ah, oh. Para sa mga kikinig na hindi alam, yan ang tawag nila, yan ang parang palayaw o parang ano ba tawag diyan, yan ang tawag sa kanya ni Albertus Magnus ba, tama ba, hindi ko na maalala kung sino nagtawag sa kanya noon, no? Kay St. Thomas, the dumb ox. Pero ang isang bagay na napakalaga na matututunan natin kay Santo Tomas ay yung pag-amin niya na pagkatapos niya raw isulat yung Summa Theologica na walang ibang sinubukang gawin kundi i-articulate ang pag-iral tungkol sa pag-iral ng Diyos. No? Ang kanyang napagtanto ay gusto niya sunugin lahat ang kanyang sinulat. And I think that's really the philosophical, you know. Tingin mo? Kunyari lang yun, parang si Kafka lang yun. Pakyut lang. Hindi, di ba? Si Kafka, ang specific instruction siya sa best friend, si kay Max Brod. Si Max Brod. Ay sunugin. Ang datang mga kanya sinita. The same way, si Rizal, ang sabi raw niya, yun raw ng mga anniversaries, ayaw na mga celebrations, ayaw na mga ano, isang, ang gusto lang daw niya ay isang simpleng cruise at isang grave sa may paanan ng bundok. Naging parang park. Wow, ha? Nag-iisip ko agad yun. Naging park. Naging park. Pero naisip mo agad na paparangalan talaga. Oh, di ba? Uy, tumalikod kaya ako nung babarili nila ako. That's so heroic. Hindi, humarap. Hindi nga, humarap nga. Ano ba humarap. Sabi ko? Tumalikod. Ah, sorry. I mean, he faced the other so, way. So, gawin natin, mag-ala result tayo. Gretchen Ho. Balik tayo doon. 8.5 na. 8.5. 8.5 si Sir Lord. Blue sana or black. Kasi wala pa ako masyadong blue na sneakers. Okay. Pero okay lang yun. Ang basketball, ayan. Pang cross-training. O yan, Philo Peeps, no? Sana nasiyahan kayo dito sa mahaba nating kwentuhan na parang walang patutunguhan. Sorry. Pero, hindi, ito yung punto natin, di ba? Ang isang tunay na philosophical na pag-uusap ay walang talagang malino na agenda dahil lang katotohanan ay hindi naman malinaw sa unang tingin at unti-unti lamang nabubuo sa kalagitnaan ng diskurso at palitan ng kuro kung saan ang mga limitadong isip ng tao ay sumusubok yumakap sa isang mas malaking misteryo na sa uli ay umayakap naman sa ating lahat. Naks, nagawang ko ng pakyut yung isang bagay na... Dapat pala, hindi nalang tayo nagsasalit. Dapat wala ng podcast. Ano yung sabi ni Wittgenstein? Oh, that which cannot be... Oh, yun sa dulo ng kanyang traktatus. In short, tumahimik na lang kayo. Oo. Oh. Parang gano'n. Kasi mapakinggan pala. Mga pilosopo ganyan eh, no? Diba? Pagkatapos dumaldal.
Hindi mo pala mapaliwanag eh. Ikaw na magsalita. Magtitigan na lang tayo. Tama yung mga Zen eh, no? Tumahimik ka na lang. Magmuni ka na lang. Tungkol sa kawalan. Pero bago tayo magtapos, Sir Ice, ganda pala ng sinabi ni Nietzsche ba? O si Nietzsche ang nagsabi. I refuse to believe in a God who does not know how to dance. Benta. Si Nietzsche ba yun? Si Voltaire ba? Either one. Sila, si Nietzsche, ang parang ang sinabi niya about children playing. Something like that eh. Hindi ako sure dyan sa ano. Pero, Google na lang. Oh, Google natin. Pero may quote talaga niyan, mga Philippines. Di lang kami tsaka, sure sa source. Tsaka kung nagtataka kayo, bakit? Parang wala sa Hunisyo itong mga... Sabado po ng umaga kami nag-uusap, nire-record ito. Alam niya naman ang nangyayari kapag Biyernes ng gabi. Oo. Ako po, mga kaibigan, ay nasa bilyaran kagabi. Ako, nag-DJ set pa ako kagabi ng 4 oras. Ba? DJ set? Dami talagang hats. Literally and figuratively, is our Lord of Error. Kailangan mo, ano, kailangan rap mo. ADHD, tama ka. Oo, oh, di ba? Dami. Okay, mga pilot. Salamat, Sir Ice, ha? Oh, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maligaw ka sa Mandaluyong for Project 2. Message mo lang ako. Ako bahala sa'yo. Hoy, I will take that as an invitation. Isama natin yung sponsor natin. Para mas masaya. Diba? Mas masaya yan. Tapos sama mo na rin si, ano, si War, ano yan? War Freak? War Shock. Wow, para may tagabantay tayo. Oo, di ba? Mukhang cool na security guard si War Shock. Pangalan pa lang. Actually, cool siya. Oh. Sa mga producers po ni Sir Ice, pasensya na, kayo na lang bahala mag-edit. Bahala mag-edit. Hindi ko na trabaho yan. O, sige, mga Pilopips, maraming salamat. Kita-kita nice. Tayo muli. Huwag kalimutan i-follow, i-like, i-share, subscribe sa ating YouTube, Spotify, and Apple Podcast. No? Maraming salamat, Sir Lord. Sabay kaming magbe-vape as we say goodbye. Ewan ko kung... Kitang-kita ako sa audio. Hindi ko alam kung pareho ang aming flavor, pero ang malaga. Parehong humitit. Alright. Thank you, sir. Paalam. Thank you, sir. Salamat. Okay. Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice ay produced ni Johan Arceo, Joanna Esquivias, Ryan Anthony Racela, at Cholo Setiare. Executive produced ni GP Abrahano, Drian De Ocampo, at YB Wesley. Boses sa intro ni Jonah Pakulan, at special participation ni Rene Liboro. Ang Kwentuhang Pilosopo with Sir Ice ay isang original mula sa Pipe Network.